Nagsama-sama sa pagdaraos ng local praise program ang mga Adventistang Katutubo mula sa walong mga lugar sa mga kabundukan ng San Jose Occidental, Mindoro. Sa pamumuno ng South Occidental Mindoro 1 District, naranasan ng mga katutubong kapatid ang saya at pagpapala sa ganitong pagtitipon. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kabuuang detalye ng kanilang praise program sa kabundukan nasa balita ni Myra Jean Tanyedo. Makalipas nga ang South Occidental Mindoro 1 District Praise Program, nagsama-sama naman ang mga kapatid ng katutubo para sa isang local praise program mula sa iba't ibang iglesia ng Kids Zone. Ang Kids Zone ay kinuha mula sa mga unang letra ng mga iglesia sa kabundukan na bumubuo rito. Ito ang Kianay, Ugyong, Ibanag, Yabat, Hubkob, Dalalo, Dayaga at Sibang. Kasabay ng praise program na ito, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsagawa ng isang communion service para sa mga kapatirang katutubo. Kitang-kita rin ang kasiyahan sa kanilang mga muka habang isinasagawa ito. Sa distrito ng South Occidental Mindoro 1 ay matugumpay nating inilunsad ang communion service, particularly dito sa barangay Naibuan, San Jose, Occidental Mindoro. Tunay na nagkaroon tayo ng kauna-unahang communion service na dinaluhan ng 10 iba't ibang maliliit na iglesia na binubuo naman sila ng 5 iba't ibang uri ng mga katutubo. Nagkaroon din tayo sa araw na ito ng fellowship na ginawa dito sa particular bagong katatayo na iglesia at inaasahan na ang buong nalikom ay magagamit sa pagpapatuloy sa gawain ng ating Panginoon at pagtatayo sa iglesyang ito. Pasasalamat nga sa ating Ama ang bigkas ng bawat kapatiran sa kabutihan at pagmamahal na iginagawad sa kanila ng ating Panginoon sa buong isang taon. Ganon din sa pagkakataon na muling maisaayos ang bahay-sambahan sa lugar ng Sibang. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumuporta at dumating upang ganapin ang Santa Cena dito sa Barangay Naibuan, Sitio Sibang, sa Church ng Sibang at higit sa lahat sa mga kapatiran namin sa kabundukan na nagbabaan upang tumulong sa amin sa pagsasayos din ng aming church. And then sa mga kapatiran natin sa ibang bansa na tinulungan din kami para magkaroon ng yero ang aming church upang maisaayos ito. At ganyan din, higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon na patuloy nagsusuporta at nagbibigay ng mga blessing. Nagkaroon din ng pagtanggap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo ang 5 kapatiran. 2 rito ay mula sa Iglesia ng Dalalo, 2 rin ang galing sa Iglesia ng Ugyong at 1 naman ang mula sa Iglesia ng Ibanag. Panibagong pag-asa at buhay na kasama ang Diyos ang kanilang tatahakin bilang mga anak ng ating Panginoon. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. I will go with my church!